Yun, maraming maraming salamat sa malupitang introduction, Kent. Pero actually, napanood ko kasi ito dati itong NRX Zechariah, no, sa mga iba't ibang tournaments. And I can say na meron talaga silang maipapakita dito sa ating match. Well, meron naman talaga kasi pumabot sila dito sa ating semifinals, di ba, Kent? Oo naman. At nandito na nga sila sa semifinals natin. Pero matira matibay na nandito, pare Maiko. NRX Zechariah ba ang kukuha ng huling halakhak papunta sa grand finals natin? Or the VRN Scarlet Links? Pero sa VRN Scarlet Links, binan na nila ang sa nating Selena. Binan na nila ang Esmeralda for the NRX. Binan na nila yung Nathan and the Eve na meron real world manipulation. Ayaw nila dito na may mga malalakas na hero katulad ng isa nating Selena na ang lakas ng pagbibigay ng visions at stun kapag tumama yung Abyssal Arrow with Abyssal Trap. For the NRX naman, ayaw nila dito na nag-i-scale up yung isa sa pinaka-OP nating MM na ngayon na si Nathan with this entropy. Talking about Marksman, no? Actually banning. Si Clint na buff, ladies and gents, and kapag na-secure ng isang team yung Nathan, yung pang-counter niyan agad or yung pinagtatapat sa isang Nathan is going to be the Clint, no? Kasi napakasakit ng Clint ngayon, ladies and gentlemen, kung hindi niyo alam na-buff nga itong si Clint. So, pwede rin yan natin makita, pero based dito sa dalawang teams natin, mukhang wala muna tayong clip na may makikita dito. Your team is banning. The Parsa was going to be the gold laners here from both teams. Ayun na nga kung sino mga magiging gold laners. Pero tama ka nga, paring Maiko. Sabi mo na, Bob, ang isa nating the clean, napalakas yan. Ang Roger din natin, napalakas din yan. Ha? Kaya naman titignan natin kung ano yung mga MM na pipiliin dito ng draw nating team. Pero VR and Scarlet Things, nagpo-focus pa rin sila sa hero rito ni Kiso, which is the Yuzong. Talaga naman nakuha lahat ng Dragon Ball kanina ni Sheldon. Galit na galit. Kaya sila ang naka-advance natin dito sa ating semifinals. Let's see kung magiging factor nga ba din talaga yung si Kiso dito or yung Yuzong dito ni Kiso, mga kaibigan. Gaya nga na sinabi ni Kent. Pero eto, nakikita ko ngayon ha, Uranus yung tinanggal nila sa ating final ban, Kent. Bakit yan Uranus? Bakit sa tingin mo tinanggal dito ng VR and Scarlet Links yung Uranus? Baka doon nakakatakot yung bagong skin ng isa nating Uranus, para Mike. Pero hindi, kidding aside, baka kasi meron sa NRX Zechariah na malakas gumamit ng isang Uranus. Ganun naman talaga kasi may mga nag-i-scout dito sa ating mga teams kung saan ba nag-i-scale up itong mga heroes na to, yung mga players na to, saan ba mas malakas. And I think hindi namang ibaba ng team VRN Scarlet Links yung isa nating Uranus kung walang gagamit for the NRX Zechariah. Pero sabi ko nga sa ating mga manonood, please share the live stream para naman mas marami ang makapanood ng ating live. At guys, nagbibigay kami ng epic skin giveaway sa lahat ng manonood. Kailangan nyo lang ilagay kung ano yung epic skin na gusto nyo at lagyan ng hashtag move at the speed of life. Ayan, pero kasama natin ang sponsors natin, pari Maiko, na ang Cherry Mobiles, Enerbal Multivitamins, at syempre ang the D Armory. At gusto ko mula lamang i-shoutout ang isa ko sa kaibigan ko dahil na nanonood ngayon, si Trisha Ann Maimot. Ayan, happy viewing, Trisha Ann. Sana all. And shoutout ko lang din yung tropa kong si Jules Vernesta, si Aziza Alquilar, nanonood ngayon, nandiyan sa comment section natin. And going back into the game, Kent, Roger! Pero hindi yata itong bagong skin ni Roger yung nakikita natin ngayon eh. No? May skin ka na ba nun, Kent? Yung M3 skin M3? Na, no? Wala. Ang angas nun, men. Actually, nakita ko yun kanina, nung game, nung previous series, no? Yung series number 1 na ginamit ng blue team natin. Pero speaking of a blue side, no? Si Sim4Lucky dito, Kent, ibang hero yung gagamitin niya. Totoo. Pag si Sim4Lucky talaga ang pinakapit mo ng Roger, kanina siya yung gumamit ng entry skin ni Roger. Eh, napakasakit talaga at nakuha nila ang 2-0 against the OT OG Fenrir, paring Maiko, ha? Pero guys, hanggang bukas na lang ang ating 10% voucher for the Dito SIM card sa Lazada and Shopee. Use the Dito SPFG for your Shopee checkout and Dito JST MLFG for your Lazada checkout. Visit the Dito Lazada and Shopee stores now. Pero welcome to the Land of Dawn. This is a semi-final round between the VRN Scarlet Links and the NRX Zechariah. Ayan na nga mga kaibigan. Game number 1 sa ating best of 3 series. Well, eto, napanood ko yung previous series, Kent, no? Nung nagkaskin yung Profi, sabi mo kanina, ano kaya yung gagawin dito ng VRN Scarlet Links kapag hindi nakuha ni Sim4Lucky yung kaniyang Roger pick? Now, that is going to be the question in this game number 1 kasi ang Granger yung kinuha niya dito. And for NRX Zechariah, that's going to be the Roger onto their side. So,
medyo ano ha, makunat ko na tong hyper carry dito ng NRX Zekaraya, lalong-lalo na kapag nakapag-whole form siya. Totoo, totoo. Pero ayun na nga, makikita natin kung paano maging reaction dito ng VR and Scarlet Wings kasi kalaban na nila yung Roger na talagang comfortable pick nila kapag ka lumalaban sila dito sa ating Land of Dawn. Syempre, Simple Lucky, alam niya ang galawan ng isa nating Roger. Pero tingnan natin kung mag-e-exhale din ba ang kanyang galawan gamit dito si Granger. And if you think about it, no, walang mga pag-sustain dito or makapag-replenish na kanyang HP gaya ng isang Rafaela sana, which is also a good partner for that Granger. Yes, meron siyang Joy dito and this Matilda, which is really strong in terms of pick-offs, pero paano pag siya yung naunahan dito ng Roger at Lunox? Paano nga ba? Pero din sa may bottom lane, it's all about Nyx versus the Kiso. Pero Maiko, sa tingin mo, sino mas mabilis mag-clear dito ng minion wave sa dalawang... Well, for me, mas mabilis dito, it's going to be VR and Scarlet Wings, pero kasi silang Farsa dito, Ken. Ayun na nga. Pero sa may bottom lane na, Maiko, si Simple Lucky, dumadalo-dalo na kahit wala pa sa 5-minute mark natin. Kasi ano naman natin pagka under 5-minute mark sa labanan ng lineup doon, pagka ikaw ay naka-retribution, mababawasan yung pagkuha mo ng minion waves. Kasi may reduction eh, may reduction. Pero may distorted pick, magkakapalaga na nakakuha ng retribution, ang isa natin Granger. At kagayon, nagkakabang baka na VR and Scarlet Wings, medyo delikado ang pwesto nila dito, dalawa na, ang nawawala sa kanila. Ang ganda na nakakita binigay doon, at nakapatay na naman si Kizo. And now, si Kizo ay nakatayo laban sa tatlong miyembro ng NRX, pero na-enough pa rin yun, pati naka-double kill pa, pero mamamatay pa rin siya. Naka-double kill dito si Yancy, at tuloy-tuloy pa rin, and torn apart memories kay Riz, pero hindi enough yun para mamatay ang isa nating Parsa, Parsa nga yun, Maiko. So tingin mo, ano yung nangyari dun? Well, man, Kiso was just on fire during that team fight, mga kaibigan, na i-sustain niya yung damage output ng ilan? Apat na member dito mula sa NRX Zekaraya, maximizing that lifesteal to its fullest potential. At nandun lang din si Rize para mag-follow up doon sa isang Yujung. Kaso nga lang, medyo late na nung yung pagdating na isang Farsa. But still, a good sign dito para sa VRN Scarlet Lynx sa game na ito, Kent, na nakakapalag sila in terms of the early aggressiveness ng NRX Zekaraya. Totoo, totoo. And imagine, Simple Lucky using this Granger, maya-maya mag-i-scale up at mararamdaman yung damage na death zone nata ng Team NRX Zekaraya. Pero tignan natin, magkakaroon ata dito ng setup at may mahuhuli ata dito si Luxo Weird. Pero nakita niya si Bunny yung naandun sa bushes. Sabi niya, back na muna, hindi natin mapapatayan. Kasi medyo tank yan eh. Hindi natin mapapatay agad-agad yan. Yes, indeed. Hindi nga talaga mapapatay nang mabilis, mga kaibigan. But looking at what's happening right now, it's all about the NRX Zekaraya na nag-uumpisa sa mga team fights natin, Ken. After for a memory sa part, at ayun, may bakbakan pa doon sa may top lane, hindi pa pala tapos. Habang dito sa may bottom lane, may pinatay ata dito si Sim for Lucky. O, namatay si Sim for Lucky. Grabe, ang dami nangyayari dito, Maiko. Hindi natin maintindihan kung saan ilalagay ni Direk yung camera natin kasi sabay-sabay nangyayari ang lahat eh. Oh, ayan na. May isa pa doon, mga kaibigan. But going back no, to sinabi mo, no? Si Sim for Lucky nga dito, ladies and gentlemen, standing at 0-2-1 KDA. Iba yung laro na nakikita natin dito from VR and Scarlet Lynx. Siguro no, series number 1 kasi nakuha nila yung mga comfort picks nila. Isa yun sa mga reasons kung bakit nila na-establish yung early game. But right now, in this series, things are different. NRX Zekaraya is really on fire. 4 minutes into this game, having 7 kills already into their squad. Ang laking kalamangan ng Maiko for the team ng NRX. Sila yung nakakakuha ng momentum sa ating early phase ng laro. Pero tignan natin kung paano babawi ang team ng VR and Scarlet Wings. And take note, ang isa nating Kizo na may gamit na YZ, ang goal na habulin, hanapin kung saan nakapwesto yung ating marksman. Yung ating marksman sa kabilang team, Brody, alam na natin, pagulong-gulong yan, ang daming panakas na. Kaya tignan natin kung mamamaximize ba ni Kizo yung Black Dragon form niya sa paghanap ng objectives niya dito sa ating Land of Dawn. Yep, and right now, going back doon sa sinabi mo na si Kiso, isa sa mga factors dito para may panalo ng VR and Scarlet Lynx yung mga possible team fights later on kasi siya yung tanging makakapag-flank ng mga kalaban dito, especially yung mga squishy or malalambot na heroes mula sa NRX Zekaraya.
Pero si Yancy Uwu dito, galit na sa kay Yancy Uwu, namatay na. Ang isa natin parser Gregavity rin sa tinahabol pa si Brally at mukhang mamamatay din ba? Pero enough, si naging world transfer or human transformation niya para mabuhay. Grabe! Yung pinapakita ditong mechanics, skills na isa nating Yancy Uwu. Mamatay na siya dapat dun eh. Pero hindi, naligtas niya pa rin yung buhay niya. Meron siyang KDA na 403N. It's bad for the VRN Scarlet Knights kasi ang Roger na nakakuha ng early kill advantage eh nakakatakot talaga yan dahil ang Roger ay mararamdaman talaga sa early and middle phase ng laro. Actually, dyan mo talaga mararamdaman yung power spike ng isang Roger. Kahit sabi natin wala pa siyang items as long as he gets those or she gets those early kills rather. Kent, lalamang at lalamang talaga sila dito in terms of the possible team fights that will happen later on. And going into the late game, meron silang late game insurance dito, Ken, which is the Lunox and the Brody. So, makakapalag pa rin yung NRX Zekaraya. Tignan nga natin kung makakapalag na pala Feather Airstrike binigay na dito sa ating middle lane tower. Pero yung Death Sonata pinagsabay na. Kaso nga lang yung problema, medyo malayo yung distance ng NRX Zekaraya dito. Kaya hindi on point yung pagbibitaw ng skills itong dalawang ng team VRN Scarlet Links. Pero Unstoppable Force pinapop na sa Lutox para gumamit na ng Order of Brilliance para hindi siya tinamaan. Sisi talaga, ang galing umilag na ni. Actually, nakita ko yung mga laro nan sa Elimination Gate at grabe, gumamit ng Lutox Sisi. Pero here we go, NRX is secured yung turtle natin at tuloy-tuloy pa rin pala Feather Earthstrike that's Blood Black Dragon Form hahabulin at sila rito Maiko at kayong Torn Apart Memories pero namatay si Yancy Uwu 413 na ang ganda nung I Am Vented Dawn na dala sa torre ang isang nating Kizo kaso nga lang hindi enough yung damage o walang follow-up damage ejector sa mukha at si Rupi na wala na lang bigla at ganun-ganun na lamang ito ni Redemption Play ng Team VRN Scarletics at Betsyon Nata hindi naman tinamaan ng team ng NRX pero enough na yun para maka-comeback sila o maka-bounce back sila sa ating line of yan yung sinasabi ko kanina, no? Once na magiging successful si Kizo sa pagpa-flank dito ng mga punishable heroes mula sa NRX Zekaraya, mananalo at mananalo talaga sila sa mga team fights. Gaya nung nangyari kanina mga kaibigan, tamang pagpa-front lang talaga dito ni Kizo doon sa mga damage output na meron ang NRX Zekaraya, tanking all the damage na nabigay dito ng NRX Zekaraya and the Petrify was just there to stun those squishy heroes mula sa ating red side Kent at yun ang mga isa sa mga possible reasons kung paano mananalo ang VRN Scarlet Link sa mga susunod pa natin na team fights kapag nagtuloy-tuloy itong ganitong setup mula sa VRN possible talaga na mabaliktad nila itong laban na to. Ayun na nga ang winning condition na VRN and NRX pero nag-goma-goma doon isa nating Cooper para ginamit yung ejector na isa nating Bunny para namang hindi matuloy yung initiation na gagawin ng team NRX pero Maiko medyo nag-i-skill up na ka rin kasi dito yung isa nating Brody kahit wala pa siya kahit isa pala yung napapatay niya ay malaking factor na yan kasi nakapag-farm na yan si Simple Lucky naman with the 0-2 medyo nangangapa din ito na yung isang dilema ng team VRN Scarlet Links paano yung magiging gameplay nila kapag wala na yung Roger sa side nila hindi nila binan, hindi rin nila na-pick kasi inunahan sila ng team NRX. Yes, indeed. And going back nung sinabi mo, no, Roger still wins games dito sa ating games, or sa ating tournaments rather, Kent. And, man, it's all about the setups from these two teams right now. Jawhead against the Kufra. Sinong makakauna, no, Kent, sa mga bushes natin dyan, ay magkakaroon sila ng advantage, lalong-lalo na kapag yung si Luxo Weird dito ay makakapag-set up with the Tyrant's Rage. Ano nga pag may Tyrant's Rage na pero bago makapag-set up, si Luxo Weird lang, ebuburay na daw ng Team VRN Scarlet Links, si Nyx na wala na agad, sumapa yung Ruby, paano na magiging frontliner ng Team NRX, pero ito, tuloy-tuloy na naman Feather Earthstrike, Black Dragon, Four Torn Apart Memories, lahat na binibigay, pero yung Sin for Lucky may kalaban na lunok, likod kaso nga problema wala na siyang buhay itong killing spree na si Kizo and I think VRN Scarlet Things alam na nila kung paano lumaban sa NRX pakuha na sila ng 11-1 Lord and it is a bad thing for team NRX kasi sila yung nakakapitalize ng early game natin pero hindi nila ito natuloy hanggang middle game natin nakita mo yung ginawa doon ni Kizo tamang pagzo-zone out lang doon sa Kufra, sa Roger. Yes, nagkaroon ng madaming skirmishes, mga kaibigan. Nagkawatak-watak sila doon for NRX Zekaraya. Yung isang membro nila ay na nakapag-prioritize doon sa isang Ranger. Kaya siguro isa yan din sa mga factor kung bakit natatalo yung NRX Zekaraya. Hindi nila na-all-outan yung isang member or isang priority target dito which is going to be that Ranger or the Farsa. No, nagkakawatak-watak yung NRX Zekaraya dito, Ken. Kaya nahihirapan sila kapag nagpa-flank na tong Yujong na to. Kailangan nilang
maibalik yung composure nila dito sa game nito. Kasi hindi pa naman sila nawawala, Maiko, sa ating line of doon. Kasi 1,000 pa lang naman ang kalamangan ng VR and Scarlet Things. Yun nga lang, mahihirapan na si position nandito. Kasi sila na yung nauuna, VRN na yung nauuna, hindi na makapwesto yung Roger natin, na hindi na mailabas yung damage output. At tignan mo, sila na yung inahabol ganyan. Tignan si... Wala na magagawa yan kundi manakbo yung deadshot natin. Binigay na naman kasi lamang walang tinamaan. Sabi nga, isang bala ka lang. Kaso paano magiging isang bala, Maiko, kung di tatama dito yung damage output ng isa nating Simferlucky? Pero here we go, bakbakan na naman. Nandun yung Circling Eagle na binigay ni Amari. Kaso nga lalim sila ng Torre. Medyo nawala dito yung plano ng VRN ni Scarlet. Ayan na. Bumami na! Ngayon, double kill na si Yancy Uwu at ngayon, Feather Earthstick na lang magagawa. Order of Brilliance pa! Triple kill na! Tignan natin kung makakasavage! Found, kaso wala mamamatay na sa kamay yung isa nating Parsa, sa kamay ng isa nating Z, and it's a poor ating exchange, Michael. I think NRX, ayaw nilag dito sa ating torneo, gusto nila makapasok sa ating grand finals at nahuli pa nga na goma-goma na isa nating Kufra, ang isa nating Granger, kaso nga lang wala na naging follow-up. Wala na naging follow-up, pero going back doon sa teamfight nun kung bakit nanalo ang NRX Zekariah, masyadong pinilit ni Amari yung pagpasok doon sa bottom lane inner turret, mga kaibigan. Pinasok niya doon sa likuran, ladies and gents. Tapos, yes, managkaroon ng follow-up. Kaso nga lang, it was way, way under the turret. And NRX Zekariah had the perfect opportunity para pumalag. Ooh, pero namatay na doon si All Hail Makina. Kahit nagdasal na siya doon, siya nakatakbo. Pero si Z, ginagamit na lahat ng resources siya para mabuhay. Kaso nga lang, ang sakit na rin ng damage out ng Simferlucky. Paano papalag dito isa nating Roger kung wala na siyang frontliners? Alam naman natin, ang Roger nandan lang yan para bumawas at kumuha ng kill. Hindi niya kayang pumuronta. Kasi ang lambot din na yan si Uwi. Kahit na palakas o na-improve yung kanyang skills, wala pa rin, Maiko. Kasi alam mo yun, panay damage output yung binubuo niya. Kung makikita natin direct yung item, Maiko, titignan natin kung may defensive equipment pa. Isa natin yan si Uper. Here we go. Bago natin tignan yung itemization dito, may clash na naman na mangyayari. Itipilit nila to kasi is kulang ng isang miyembro ang team ng NRX. Andun yung lock-up na galing sa Yusuf. At ngayon, mamamatay na naman si Nyx at susunod na naman ata yung Kufra natin. Pero hindi, naging enough na yung maliit na health bar niya para makatakbo, Maiko. Grabe, Maiko, yung ating itemization dito. Ano ba yung mga item nila, Maiko? Well, going back to the sinabi mo, Roger, going in for the possible Athena shield dito, Kent, no? Meron siya tatlong core items, damage items, indeed. Wala nga lang siyang defensive items against the physical attack mula sa Yuzhou, mula sa Granger, and nag-prioritize siya dito sa kanyang Athena shield. Well, still a good item as well, pero I would prefer na kukuha muna siya dito ng physical defensive item sana. Pero, yeah. Maybe that last item na lang siguro yung physical na defense niya, no? So, Brody naman already has that brute force. Makunat-kunat na rin talaga tong si paring, maring Brody natin. Sabi dito ng isa nating yan, si Uwu, Maiko, hindi naman masyado daw tumatama yung skills si Simferlucky kasi nga hindi siya makapronta. Kasi ang lambot din ng Granger, eh. Malambot siya, malambot yung labanan. Pero mas makunat na konti si yan, si Uwu, when it comes sa matchup niya kay Simferlucky. Pero itong susunod na level 2 Lord, the Luminous Lord, dito na magkakabakbakan. Dito na natin makikita kung sino ba talagang lalamang sa ating mapa. Kasi kung sino makakuha na, sila yung magkakaroon ng mas mataas na chance na manalo sa ating game number 1, last series ng ating playoffs day number 2. I think dito sa oras na to, kailangan na bumalik ni Yuzhong or ni Kiso dito sa Lord natin, Kent, kasi isa siya sa mga makapagbigay ng problema dito sa NRX Zekariah, pero walang nangyaring or wala tayong nakitang Yuzhong doon sa Lord Tick na to. So libreng-libreng nakuha yun ng NRX Zekariah. Talagang libreng-libreng nakuha daw, pero may bakbakan na namang ata sa may top lane at yung Black Dragon Form on point yung pinuntahan niya. Tapo yung target, at kung mauubos sila dito ay kaya tapusin to ng team VRN Scarlet Links. Kahit may Lord doon sa may bottom lane nila, ay kaya nila to. Pero tignan natin, ang ganda na time offended doon. Dalawa, yun na huli, Maiko, pero nananak mo na sila dito. Disengagement na raw, at maganda yung ginawa na Matilda para mabuhay. Psycho Melendres, isa natin yan, si Upo Sir King, sa isa natin Upi, at kayang disengagement na nga. Wala daw magde-dep, at kung nabawasan pa ng isa doon, Maiko, ang miyembro ng NRX, and I think that will be the game for them. Pero hindi, sabi nila disengage, may Lord tayo, i-capitalize natin yung Lord, i-maximize natin na yung Lord, at pumush tayo sa line of doon. Grabe. I really like the flank
of this Kiso, mga kaibigan, kanina doon sa top side. Munti ka nang maubos yung mga member ng NRX Zekaraya. Buti na lang napansin nila na nandun na pala yung Black Dragon form ni Yuzhong. Kaya napilitan sila umatras, tas mag-reset kasi meron naman silang Lord. So makakahinga pa talaga yung NRX Zekaraya, mga kaibigan. And right now, tabla pa rin tong laban natin, Ken. Pero dito sa ating Purple Pit, eh magbabakbakan na naman, mega kill naman si Yancy Uprojo wins the game, mga ba. Si King Eagle sa mukha, kaso nga lang wala na siya kasama doon. At mukha mabibigyan na ang isa natin Matilda sa 3-4 nating exchange. And NRX, pwede nila itong ituloy-tuloy hanggang sa tier 3 tower ng VR and Scarlet Links. Pero tignan natin kung itutuloy ba nila. Super lucky, ang bilis pa rin niya mag-clear na minion wins using his first skill, eh, di ba? Pero I think NRX, sila na yung may kalamangan dito sa game na. Yep, they surely have the lead right now, ladies and gentlemen. Sila na yung pressure dito sa VR and Scarlet Links. Alam mo yung kung ano yung nakikita kong problema dito ng VR and Scarlet Links? Masyado nila pinipilit yung mga team fights, no? Masyado nila pinipilit yung mga team fights to the point na wala sila nakakuha ang exchange, mga kaibigan. Okay sana kung may namamatay dito kahit isa or dalawang membro sa VR and Scarlet Links. For napinalitan nila dito ng Tore, no? Mula sa NRX Zekaraya. That could be a possibility. Kaso nga lang, masyado na pinipilit yung mga team fights, wala sila nakukuhang exchange. Yan yung isa sa mga problema nila ngayon at this point. Ayan na nga yung isa sa mga problema ng both teams natin. Pero tingnan natin kung mauhuli ba ang isa natin yan, si Uko. At mukhang mamamatay nga siya, nag-pop up yung immortality niya, pero it will be enough. At the shadow na nga siya ni Bunny, and this might be the redemption play of VR and Scarlet Links. Dito yung ganti na api kay Yancy Uko. Sabi kay Yancy Uko, kanina ka pa makulit, kanina ka pa matalo, kami naman ngayon. Pero I think nakukulangan sila dito sa setup, eh. VR and Scarlet Links, wala silang masyadong pang setup dito, pang crowd control. Ang dami nilang AoE damage, kaso wala silang pang yakap, wala silang pang stall. Pero Circling Eagle, tapos Black Dragon Fern sa mukha ng Team NRX. At ngayon, manaanak mo na sila dahil kulit sila ng isa. Namatay nga si Bunny, pero nag-flicker out na sila para magkaroon ng disengagement. And I think reset na naman ang mangyayari dito, Maiko. Sabi nila, chill lang muna tayo, 45 seconds pa muna ilalabas yung level 3 Lord. Hintayin na natin yun. Mahintayin nila ulit yung next Lord. Now that would be the crucial point in this series, mga kaibigan, or in this game specifically, kasi that could be the deciding factor kung sino yung mananalo dito sa game na to. Now NRX Zekaraya, knowing how important this Lord is, hindi na nila pinilit na magipag team fight doon kanina, mga kaibigan. Hinintayin na lang nila na mabuhay ulit tong si Yan, si Uhu, tapos reset and then pwesto na agad sa Lord side. Baka na naman dito sa may bottom lane. Ang ganda ng pagkakayakap natin kay Amari. Kaso nga lang yung problema, may ejector na binigay. At sinong lalabang sa clutch na ito? Medyo masyadong magulo. Kaso nga lang, harapan na ito. Nandun yung bola-bola. May goma-goma. Ba't sasabihin ko? Si Yan, si Uwo, pinatay na si Amari. Tapos sa middle lane, nagbabakbakan yung dalawang sustainability. May Black Dragon form at mukhang ipabalag niya ba to? Hindi. Disengage na raw kasi it's a 5 versus 4. Kaso nga lang, NRX sila yung may malaking chance dito na makuha ang ating level 3 Lord at namatay pa si Simple Lucky. And it's a bad thing for the team ng VRN Scarlet Links. And I think NRX nandito na sa 70% yung winning capability nila, Maiko. So tingin mo, Maiko, paano madidepensahan ng VR and Scarlet Links ang level 3 Lord? Isa lang sabi ko dyan, positioning ni Farsa. Napaka-importante ng positioning ni Farsa at this point. Hindi pwedeng mamatay yung Farsa na yan paglabas pala ng Lord, pagpunta niya dyan sa mid lane, mga kaibigan. Now, this Farsa is the key kung paano makakapag-depensa itong VR and Scarlet Links. Yung problema nga lang, Maiko, Farsa is the key for defending this level 3 Lord. Ang problema si Nyx, gumagamit ng Flicker plus I Am Offended. Tapos yung Kufra din natin, gumagamit ng Bola-Bola, Tyrant's Rage and Revenge para makancel yung Feather Earthstrike na yun. Paano nila makakapitalize o ma-maximize tong Lord na to o ma-identify tong Lord na to kung ganun kaaga ang pagbibigay ng Feather Earthstrike? And I think hirap na ang Team VR and Scarlet Links na depensahan ito. Tatlong lane ang sumasakal sa kanila. Hindi nila alam kung saan sila magpo-focus and buhay pa yung Lord. I think wala pang bawas to. Level 3 Lord to. Jumping Lord to. Mabilis lang yung wasal na I think mahihirapan sa 5 versus 6 pero Order of Brilliance para hindi makancel lang doon. Yung sa nating Johan mo kasi yung una mamamatay at wala na magagawa dito. Si Bunny mamamatay na, ang ganda ng pagkakanakap dito kasi ang problema. At sa katira, damage out ng NRX. Dead Sonata na lang nabigay ni Slang ito sa Retribution sa ating Lord. Pero sa 5 versus 3 ang labanan. May mga minion
Eagle ang binigay kay Nick, kaso nga lang wala siyang damage output na binigay. Nandun lahat ng skills, nandun lahat ng physical attack, pero I think NRX pipilitin na nila to, tatlong wave pa ng minion waves yung darating. Ang Feather Earth Strike na ibigay na, nandun na naman yung Banat, nandun yung Order of Brilliance, and naka-lock tower na sila, and this might be it for the VRN Scarlet Lynx. NRX Icaria will take the game number 1. Grabe ang init nung laban na yun, talagang laglagang bangin, do or die game. Michael, natunghayan natin ang isang classic na game na yun. Game number 1 pala naman for the team ng VRN. So, hindi pa huli ang lahat. Pero Michael, ano ba nangyari? Bakit ganun nangyari? Well, isa sa mga gusto kong i-point out dito is the positioning from VRN. Masyado nga talaga silang nag-overextend to the point na wala silang nakukuhang exchange, mga kaibigan. Yes, nagkaroon ng momentum dito yung VRN. Kaso nga lang, hindi nila nahawakan up to the end. No? Until the end, hindi nila nahawakan yung momentum na nakuha nila. Nakabawi sila at the mid-game, no, against NRX Zekaraya. Pero, naging patient enough tong mga members ng NRX para makuha nila ulit yung panalo or para makuha nila ulit yung momentum. Now, talking about positioning, pero bago tayo pumunta na sa positioning, MVP of the game natin dito, Kent, is going to be Yancy Ubo with a KDA of 10-7. Grabe, dalawang beses lang siyang namatay doon sa ating game number 1. Tapos, if you think about it, napakadami ng mga skirmishes na naganap during that match. Going back doon sa sinabi ko kanina, positioning-wise, medyo hindi ako, nakakapagpuesto talaga dito na maayos yung Farsa. Kasi kapag nakapuesto itong Farsa kanina pa lang, Kent, no? Or yung ibang members dito ng VRN, kapag hindi talaga nila pinilit yung mga team fights na yun, nakuha sana nila yung panalo. Totoo. At sabi nga ng mga viewers natin, hindi tumatama yung mga bala ni Sim4Lucky. Mm-hmm. And exactly na hindi tumatama yung mga bala, hindi nararamdaman yung damage output nila. Pero yeah, that is only the game number 1 sa ating Just ML Female Cup, also co-presented by Dito Telecommunity, the newest telco in the Philippines. Dito empowers the gaming community by providing high-speed data that will help them achieve a victory in the battlefield. At syempre, yung mga sponsors natin dyan, the Cherry Mobile, the Enerbon Multivitamins, at ang the D Armory. Ayan, suot ko ngayon, Maiko, ang the D Armory. Yan. Pero game 1 pa lang yan at magbabalik kami. Nakasama ko, ako si Kent, at kasama ko si Maiko.